May panawagan ng Embahada ng China sa Pilipinas matapos matagpo ang patay ang isang Chinese at isang Chinese-American na biktima umano ng kidnap for ransom. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang aktwal na pag-retrieve ng mga otoridad sa dalawang bangkay ng lalaki sa barangay Patintinan, Sangay, Camarines Sur noong June 24. Nakabalot sa kumot at umano'y inilaglag sa bangin. Batay sa autopsy, walang nakitang malalang sugat o tama ng bala ang mga biktima maliban sa mga pasa sa katawan. Lumabas sa investigasyon ang isang biktima ay Chinese at ang isa naman ay Chinese-American, parehong biktima ng kidnapping. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, hinahanap nila ang mga huling kausap ng dalawang biktima. Ang kanila daw kinatagpo mga Chinese nationals dito sa Pilipinas. Supposedly, yung kakatagpuin po nila dito sa Pilipinas ay mga engaged din po sa business at they were invited na pumunta po sa Pilipinas for a possible business venture. So, yun po ngayon yung direction po ng ating investigation dahil hinahanap po natin ngayon kung sino po yung supposedly kakatagpuin po nila nung sila ay dumating. June 20, dumating sa bansa ang mga biktima at may sumundo raw sa mga ito sa airport. Nakausap pa raw noon ng isa sa mga biktima ang kanyang asawa sa telepono. Pero bandang hapon, hindi na raw ito makontak. Kinabukasan may tumawag na sa kaanak ng mga biktima at nanghihingi ng 5 million yuan o katumbas ng 40 million pesos na ransom. Nakapagpadala pa raw ng pera ang pamilya pero hindi na kumontak ulit ang nanghingi ng ransom. June 23 po ay nakipag-ugnayan po yung abogado po ng isa sa mga biktima regarding nga po doon sa isa sa mga nawawalang biktima. At then noong June 24 po ay naka-receive po sila ng information po sa provincial director po ng Camarines Sur at informing them na may dalawa nga pong found na dead body. Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na nakidnap nga at pinatay ang isa nilang kababayan. Nananawagan rin ang Chinese Embassy sa Pilipinas na gawin ang lahat para protektahan ang mga Chinese national sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagpulong si Executive Secretary Lucas Bersamin at Chinese Ambassador Huang Xilian para palakasin ang laban kontra transnational crime. Hinikilala rin daw ng China ang kampanya ng Pilipinas kontra sa illegal na offshore gambling o pogo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mahaharap sa asunto ang Vietnamese na nagwala at nalakit umano ng mga tauhan ng NAIA Terminal 3 at nakatutok si Salima Refran. Naglulupasay sa sahig ang babaeng Vietnamese na ito habang nasa immigration departure ng NAIA Terminal 3. Pabalik na sana siya ng Hanoi, Vietnam at kinakausap na ng immigration officer bilang bahagi ng primary inspection. Pero bigla niyang hinatak pabalik ang sarili niyang passport. After primary inspection, hinablot niya at bigla siyang kumaripas ng takbo palabas po ng immigration area despite being processed already and cleared already for departure. And she was running back and forth po and shouting. Siya po ay naglupasay sa sahig ng Terminal 3 and hinampas din po niya yung braso ng isa sa ating mga immigration supervisors. Kaya nakikita po natin ay naging masyadong rowdy na po itong taong ito at nagkaroon po talaga ng disturbance dun sa area because of her actions. Agad siyang inaresto ng Border Control and Intelligence Group ng BI at ng PNP Aviation Group. Deportation case for undesirability because of her actions doon po sa ating paliparan. It wasn't minor thing na ginawa po niya because she really caused a major disturbance and became a security concern already in the immigration area and the airport in general. Matatandaang nito lang nakaraang buwan, isa pang babaeng Vietnamese ang kinustudiya rin ng mga otoridad matapos mamataang nakahubad sa Terminal 3. Hindi pa matiyak kung bakit, pero posibleng dahil umano ito sa pagka-offload sa kanya. Pinayagan din siyang lumipad pa Vietnam kinalaunan. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran, nakatutok, 24 oras. Sa ikasyam na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China, pinalutang ng China ang magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Show. Gate ng Pilipinas,
hindi ito papipigil sa pagprotekta sa mga interes nito. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Yungin Shoal noong June 17 na ikinasugat ng isa sa kanila. Nagpulong dito sa bansa ang mga kinatawan ng China at Pilipinas sa ilalim ng bilateral consultation mechanism. Sabi ng DFA, kapwa sumang-ayon ang dalawang bansa na pababain ang tensyon o mag-de-escalate at humanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa parehong panig. Binanggit din ang pangangailangang ibalik ang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa at lumikha ng mga kondisyong pabor sa dialogo. Pero idiniin din ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Vice Foreign Minister ng China na hindi papipigil ang Pilipinas sa pagprotekta ng mga interes, soberanya, sovereign rights at jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Pero paghimok ng China sa Pilipinas, hayaan ang magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon sa Yungin Shoal kasama ang China. Kasabayan ng panawagan sa Pilipinas na itigil ang umano'y pang-udyok at pagbalik sa dialogo at konsultasyon. Nililinaw namin sa Chinese Embassy kung anong ibig sabihin nito sa magkatuwang na pamamahala sa sitwasyon pero wala pa silang tugon. Para sa maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal. The way they've been using that word is they would prefer that only the two countries be involved in whatever is necessary to manage the disputes, and they do not want the intervention of any third party. And the only problem I see with that is that we have been attempting to do things basically on our own, but China keeps accusing the Philippines of being a puppet of another party. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mangyayari ang pagsasabi pa ng Pilipinas sa China tuwing may rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang aktibong naval post sa Yungin Shoal. Siyam na beses na nag-usap ang China at Pilipinas sa ilalim ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM. Ang BCM ay binuo noong 2017 para dito pag-usapan ng mga sigulot para hindi na ito lumala. Katunayan na pagkasunduan na rin itong Enero ang de-escalation o pagpapababa ng tensyon, pero halos sunod-sunod pa rin ang mararahas na aksyon ng China. Tulad ng mga pagbomba ng tubig na ikinawasak ng Unay sa May 4. At ito ang naudlot na resupply mission nitong Hunyo kung kailan binangga ang bangka ng Pilipinas ng China Coast Guard na armado pa ng mga patalim. The BCM is an ongoing process. Okay. For me, it has yet to really prove its effectiveness given that okay. This is ninth meeting. Ang attitude natin dapat una is mutual respect. They also have to be willing to compromise. Hinihintay pa namin ang sagot ng Defense Department at AFP sa magiging latag ng mga RORE mission pagkatapos ng pulong na ito ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kahit walang bagyo, posible pa rin maranasan ang masamang panahon sa ilang lugar dahil po sa thunderstorms at dalawa pang weather systems. Kabilang dyan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, may chance pa rin umulan bukas sa Metro Manila bago magtanghali o di kaya'y sa hapon o gabi. Sa iba pang bahagi ng Luzon, may pag-ulan din sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Matitindi po ang ulan sa ilang probinsya kaya doble ingat po. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. Asahan ang malalakas na buhos ng ulan, bugso ng hangin at pagkidlat at pagkulog kapag may intense thunderstorms. Maging alerto dahil bukod po sa baha o landslide, posible ring pagmulan yan ng buhawi o ipo-ipo. Sa akla na nga, napahinto ang ilang beachgoer nang mamataan ang isang ipo-ipo na nabuo sa Bulabog Beach sa likod lang ng Boracay. Kapansin-pansin din ang maitim at makakapal na ulap. Ayon po sa kumuha ng video, tumagal ng halos 30 minuto ang ipo-ipo na yan bago tuluyang nawala. Wala namang nasaktan o naitalang pinsala. Sa Sultan Kudarat, 6 na pamilya naman ang apektado ng landslide sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Ayon sa ilang residente, nagsimula munang magbitak-bitak ang lupa bago tuluyang gumuho. Maaring lumambot daw ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-uulan.
Diklos ang magkahiwalay na operasyon sa Paranaque at Quezon City ang dalawang nagbebenta umano ng hindi lisensyadong baril. Narito ang aking eksklusibong pagtuto. Sa loob ng sasakyan ng mga nag-undercover na pulis, nakipagnegosasyon ang suspect na nagbebenta ng baril. Pati nga ng bala. First time mo kasi magkaroon ng... bala, sir, malalaki. At nang iabot na ang bayad sa suspect, inaresto na siya ng mga operatiba ng PNP Maritime Group. Kailangan mo na, ha? Bro. Ha, polis kami. Kailangan mo na, ha? Isinagawa ang operasyon sa Paranaque City. Ayon sa pulisya, walang papeles ang nakumpiskang kalibre 38 baril na ito na ibinebenta sa halagang kulang sa 10,000 piso. Ito po ay through online na nagbebenta po ang mga suspects. The police personnel of Maritime Group ay nag-conduct ng cyber patrolling at na-engage nga po itong mga suspect na ito. Bakit ka ba nagbenta ng baril? Dahil po sir sa pangangailangan po ng financial, sir. Sa isang bypass operation sa ibabaw ng isang overpass naman sa Quezon City, dinakip ng pulisya ang isa pang nagbebenta umano ng kalibre 38 pistola. Kulang 10,000 piso din pinresyohan ng suspect ang baril. Hindi siya nagbigay ng anumang pahayag. Ito po ay mga caliber 38 na walang serial number na posible pong ginamit ito sa mga shooting incidents. It could resolve other cases kapag napatunayan po natin na itong mga firearms na ito ay involved sa ibang shooting incidents dito sa ating bansa. Mababawasan po natin ang tinatawag nating election-related incidents. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Nagsisimula na po ang pagbuo ng alyansa ng mga political party para sa darating na eleksyon 2025. E alin sa mga partido kaya ang magsasani puwersa? Yan po ang tinutukan ni Jonathan Andal. Madaragdagan pa umano ang kaalyansa ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos, pagkatapos ng lakas CMD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Ayon kay Representative Ace Barbers, sasama na rin daw sa koalisyon ang kanyang partidong Nationalista Party. We are in the process of firming up yung alliance, no, between the Nationalista and the Partido Federal ng Pilipinas. And we would like to align with them, no, in order that we can show and manifest the support of the party sa lahat ng programa ng ating Pangulo, no, sa pagpababago ng Pilipinas at sa pagpapaunlad nito. So soon, even probably baka bago matapos tong buwan na to, eh magkakaroon kami ng signing. Sabi ng presidente ng PFP na si South Cotabato Governor Jun Tamayo, hindi pa final ang usapan nila sa NP. May mga negosasyon pa raw sa terms ng alyansa ng dalawang partido. Ang oposisyon na Liberal Party, apat na ang kinukonsiderang pambato sa Senado. Ayon kay LP President Representative Edsel Lagman, hindi nila bubuuin ang 12 pangalan dahil limitado ang kanilang pondo. Pero kinukumbinsi daw nila si dating Vice President Lenny Robredo na tumakbong senador kahit pa nauna na niyang inihayag na pagka-alkalde sa Naga ang nais nitong takbuhan. It's a continuing effort, but we always respect her decision. If she will run for a local position, we are asking her to be active in the national campaign. Iminungkahi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na bumuo ng koalisyon ng Anyay Pink Forces kasama ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos matapos lumabas ang balitang ilan sa pamilya Duterte ang posibleng tumakbo para sa pagkasenador. Pero sabi ni Lagman, we are not seriously considering any alliance with the Duterte Forces or the Marcos Forces. Sa ngayon, sinabi ni Lagman na kasama ng LP sa koalisyon ang Magdalo at ang bagong partido na Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino. Ang koalisyon naman ng Makabayan Block sa Kongreso bubuo daw ng sariling senatorial slate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Tuluyang nabago ang buhay ng isang padre de pamilya sa Antipolo matapos maputol ang kamay dahil sa pagtatanggol sa kapitbahay na sinasaktan ng asawa. May pag-asang dala ang GMA Kapuso Foundation sa kanya at iba pang tulad niya.
Pagtawag ng pasahero. Ma'am, sakay na kayo, ma'am. Pangangalakal ng basura. At paglalako ng prutas. Yan ang kinabubuhay ni Ronald para maitaguyod ang pamilya. Hindi na raw kasi siya makahanap ng regular na trabaho simula nang maputol ang kanyang kaliwang kamay noong 2010. Umawat daw siya noon nang mapansin ang pambubugbog ng kanyang kapitbahay sa asawa nito. Hanggang sa... Sinaksak niya ako ng samurai. Tapos pinagtataga niya ako rito. Halos sumuko at mawalan na ng pag-asa si Ronald. Pero dahil sa kanyang mga anak, muli siyang bumangon at hindi pinansin ang pangungutya ng iba. Masipag po, ma'am. Ano po yan? Hindi na nga po nagpapahinga yan. Basta lang po makahanap ng pagkain namin. Upang makatulong sa araw-araw na pagbabanat ng buto ni Ronald, handog ng GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation ang libreng arm and hand prosthesis para sa kanya. Marami siyang pwede nang hawakan eh. Makakain na rin siya ng gamit yung dalawang kamay niya. Makakahawak siya ng baso. Pwede rin siya ulit mag-drive ng motor or mag-bisikleta. At dahil may sira na rin ang kanyang ngipin, ipinasuri natin ito kay Dr. Emil Santos. Ginawa natin si tatay ng tinatawag nating oral prophylaxis. Binunot natin yung nabubulok niyang ngipin. And then, sinukatan natin si tatay ng pustiso. Binisita rin natin ang kanyang pamilya sa kanilang tirahan sa Antipolo, Bitbit, ang grocery packs. Maligaya po ako. Sumaya po ako dahil nagkaroon ng katuwang yung kabila kong kamay. Maraming salamat po sa GMA 7, Kapuso. Sa mga kapuso natin mula sa Metro Manila at Occidental Mindoro, na nice rin magkaroon ng arm and hand prosthesis, magpadala ng mensahe at litrato sa official Facebook page at email ng GMA Kapuso Foundation simula bukas, July 4 hanggang July 12. Ikwento kung paano kayo naputulan ng kamay o braso at ilagay ang inyong pangalan, ang inyong contact number, address at edad. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Mommy Marian needs help! Sa kanyang FB reel, makikitang na-stuck sa kanyang buhok ang toy car ng kanyang bunso na si Sixto. At dahil Sixto feels sorry for his mommy, ay, napaiyak na lang siya. Ay. Jimin and Jungkook are set on an adventure. Para yan sa kanilang travel show na Are You Sure? Na mapapanood sa isang streaming platform. Last year pa na film ang series kung saan nag-travel sila all over the world. Kilig na naman ang hatid ng Team Barda sa kanilang latest TikTok video. Tila sinusubuan kasi ni Barbie si David pero ang ending, hindi in-expect ng fans. Mapapanood na ang kanilang pelikula na That Kind of Love this July 10.